Good evening, so welcome back to Runaski TV. Kamusta naman kayo? I hope everything is okay, no? Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, no? Alam niyo naman yung ganap natin ngayon. Meron naman tayong apat na beers dito, so simulan na natin, no? It's weekend once again, so review and toma na rin natin to. So, meron tayong apat na beers ang sisimulan natin na ano, si Wakachangi, no? Wakachangi. Sige, introduce ko na rin iba. Si Wakachangi, a 5% to, no? Ang New Zealand beer. So, yung isa natin is Löwenbräu, which is, I believe, it's a German beer, no? And this one is 5.2. And yung dalawa natin, medyo mataas ang kalibre ng konti nito, no? Pero maganda ang review nito, kaya gusto kong subukan. Sige. La Trappe. La Trappe is 6.5% to, no? If I'm not mistaken, Belgian beer yata to. Correct me if I'm wrong na lang, no? I-comment nyo na lang. But I've said it's 6.5. Yung pang-apat natin, no? Is medyo ice cold sila, no? Carlsberg Elephant. So nasubukan ko na to like ano mga 2-3 years ago siguro. So pero ngayon gusto ko siyang i-review, no. Talagang tignan natin. It's 7.2. So anyway. Simulan na natin. Okay, simulan ko kay 5%, no. Okay, gagawin ko siya, simulan ko siya sa 5 and paangat tayo kasi yung iba medyo ice cold talaga, nag-yellow talaga. So ito. Si Wakachangi tayo. Pangalan pa lang, medyo kakaiba na talaga. And 5%. Okay. Expiry niya is good. March of 2021. Medyo mukhang may pagka-cloudy ang ano nito. Arrive niya. Active ang ano niya, no? Very active ang carbonation niya. And kulay niya is ano eh. Light gold na may pagka-cloudy or I don't know kung dahil lang sa active yung carbonation niya. Ngayon kung nakikita niyo talagang mabalasik siya, no? Amoy niya eh ano, malty na may pagka-fruity ka agad, ah. Okay, let's try it. Okay yung ano niya, okay yung lasa niya. Malty na, tapos yung babanat ng konting twist ng ano, citrusy pero biglang pait siya. Which is I think yung parang alcohol niya. Ano siya? Pero clean taste siya. Okay. Easy drinking. Medyo sa 5% medyo parang bitin yung alcohol ano niya, no? But yeah. Hindi masama. Hindi masama yung ano niya. Yung templada niya. Even yung amoy niya. Maganda eh. Simpleng ano siya. Simple yung dating niya. But yung taste niya, although may pagkabitin yung ano yung alcohol ano niya, kick niya or yung taste niya, okay naman. Siguro skorang po ito ng ano lang. Overall, bigyan ko ng 7 to. 7.7. Bigyan ko ng 7. Not a bad beer but medyo ano. Easy drinking siya pero parang kulang yung ano niya, kulang yung alcohol na dating niya, no? Okay, sige. Tapusin natin si Wakachangi. Yeah.
Not a bad beer. Medyo kulang lang yung, ano, yung alcohol kick niya. Next natin is si, ano, Easy. Nag-yelo pa talaga si Carlsberg. Okay. Si Lowenbro. Which is a German. German to, no? 5.2%. Atin ang... katulad ng siwa kachangi, no? Very mild carbonation, light lang. Tignan natin ang mamaya. Grainy ang ano lang niya, ang scent ng dating lang niya, no? Wala, walang no other exciting na, no, na smell, no? Anyway, i-try agad natin. 5.2%, low and broke. Grainy na ano, and then yung parang toasty na ano, na panglasa, no? Ano agad yung napait ang dating niya pagka inom mo pa lang. But yung aftertaste niya, may okay, may magandang palo ng alcohol naman, no? Tapos na si Lowenbro, no? 8. Yan ko ng 8 out of 10. And yeah, I'll recommend this, no? Third beer si La Trappa, no? Trappist bland, and like I've said, 6.5%. And matagal ang expiry, expiration niya. 04/04/2022 expiration. So, I think yun ang pinakamahabang expiration na nakita ko sa beer, no? Anyway, and Trappist, ano to eh? I think it's a big popular beer. And if I'm not mistaken, this is a Belgian beer. Oh, si La Trappe talagang first time I'm excited to try the Trappist beer. Natin. 6.5%. So, yung last two natin is 6.5 and 7.2. So, iba yung ano niya, pero ano, lagay natin sa ano para check natin mabuti. Pagka ano siya, pagka dark amber siya, ang ano niya. Okay. And very active ang ano niya, ano po makikita niyo, but very active ang carbonation din niya. And golden amber na cloudy ang dating niya. Barley malt
and andun yung ano yung amoy ng alcohol. Lagi kong ano nagiging benchmark yung ano Red Horse, no? Kasi yung Red Horse talagang amoy mo yung ano niya, di ba? Yung amoy alak niya na ano. Ito, ganun ang ano niya, dating niya. Nandun yung smell ng malt, no? Barley malt, na may pagka-ano pa nga, may pagka twist of sweet smell, no? Ito yung mga ano, ito yung mga tipong beer na ano. Pag naaamoy mong ganyan eh, masarap to, okay ito ah. Yan mga ganyang amoy yung ano, ang trip ko. But anyway, huwag na natin patagalin to si Latrap, no? Exciting to eh. Let's try it. May quiz na na, ano ah. Ando yung ano, talagang ramdam yung alcohol. But yung twist niya is yung multi-taste. Yung sabi ko, ano, may twist of sweet smell. Pero ito, hindi ah. Fruity, may pumasok na fruity na. Hindi siya citrusy, hindi lang citrusy. Pero fruity yung ano, fruity yung taste na. Alam mo yung pag gumahain ka ng parang marmalade na gano'n, na ano, na spread. May fruiting parang twist na gano'n, no? Tapos, ang pasok yung alcohol. Iba, ha? Ibang klase. This is, ano, highly recommended sa akin to. Excite, ano, ha? Sabi ko nga, yung gusto, ako, personally, ang gusto mo sa drink, yung, ano, andun yung magandang flow, yung balance, eh, yung excitement. Alam mo, hindi lang yung inom na parang tama. Andun yung ano, yung well, sabi ko nga siguro yung pag marami kang sinusubukan beer, yung sabi nga rin sa mga reviews na napapanood ko sa sa YT, you will develop your beer taste by trying so many drinks. Kasi gano'n naman talaga, no? Pag kumakain ka na iba-ibang style ng luto ng kahit anong putahe o ganyan, na ano mo eh, nandidistinguish mo yung ano, yung mga kakaibang ano, characteristic yan. Ito, ano to sa akin, man. Highly recommended sa ito. Bibigyan ko na ng ano, 9.5. Okay siya. Okay, tignan mo na. Yan ang itsura niya. Talagang kakaiba yung ano niya, yung dating niya. And up to now, talagang yung carbonation niya, aktibo. Talagang ibang ano nito. Kaya siguro, tignan mo. Sabi ko nga, ito yung pinakamatagal na ano, na expiration na nakita ko sa beer. Yung expiration niya is April 2022. Hindi 2021, 2022. Talagang magandang templada nito, no? Kahit na tumagal ng 2 years, alas 2 years, na ano pa rin na. Kaya tignan mo, ang ganda ng itsura. Anyway, tuloy na rin. Ayun, balance eh. May, hindi lang balance pero may ano, may excitement sa ano mo, panglasa mo. Sabi ko nga, pag ganyan yung beer, pag masarap na ganyan, ayaw mong madaliin. Gusto mong ano eh. Gusto mong nam-namin talaga yung ano yan. Itura mo eh, no? Ano kung nakikita niya yung okay sa camera, pero pag yung kulay niya, ibang-iba sa ano, may pagka-cloudy siya. And yung carbonation niya, talagang hanggang ngayon, mabalasi ko. Halfway na ako eh. Okay pa rin siya. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa akin sa taga-work. So, Ronnie, si Arnold. Hey Arnold, I hope
subscribe ka na. And yung si, ano, bagong tropa page natin sa work, si, ano, si Larniel. Alright, amen. Anyway, tuloy lang natin to. Ngayon is ano niya, yung aroma niya, hanggang tumatagal yan, eh, nagre-release talaga siya. Kasi nga, yung ano niya, yung carbonation niya, aktibo eh, talagang continuous yung release ng ano niya, flavors. Play natin. Talagang yung body niya na yung completeness niya, yung balance niya, ang sarap inumin. Well, again, ano, that's no opinion, yun ang opinion natin. So okay, let's wrap. 9.5, man, seriously, subukan niya to, try niya to, man. Plakado, plakado. Okay, pusin natin. Man, good beer. Okay, we're down to our final beer. And matindi. Carlsberg Elephant. Kita nyo, but 7.2%. Isa sa mga mataas na ano, na alcohol percentage ng beer na natatry natin dito. Tignan natin kung anong mali, anong dating niya. No? Ma, ano yan, may pagka-caramel agad ng ano niya. Ang amoy niya, but natin, boost natin. Biroy mo, ininim ko yung ano, yung latak mo, latrap. May dating pa rin talaga, ano, ibang klase. Oops, ngayon mo ah. Ano talaga yan, pag, pag ang alcohol, ano, content niya, ang alcohol percentage niya is medyo mataas. Talagang medyo darker, ano niya. Arrive niya, ang dating niya. Things na tayo sa mga pera. Very light carbonation natin. Expire niya. Lagi ko yun na-check agad eh. Ba't walang carbonation to? Baka expired na nung naiupak na to. Expire niya is May of 2021. So, we're safe here. Lagi mo natin sinacheck na. Bumili ako 6-pack nito, so nakita ko na matagal pang expiration. Almost the same as La Trappe, ano? May pagka-slight na cloudy rin siya, but very light carbonation. Malty siya. Same with La Trappe, no? And yung to, yung La Trappe, may sweetness na na sinabi kong sen, ito yung caramel ng matitik, maano mo talaga, maamoy mo. May pagka, alam mo yung pag may nagka-caramelize ka ng sugar, ano, may pagkagalo. Pag yung mga quality beers talaga, pag maamoy mo na ano eh. Especially yung ano ah, sa akin, especially pag yung mataas yung alcohol content niya, tapos ang ganda ng amoy niya, tapos andun agad yung cake nung ano niya. Ano na agad yung kick nung tapang nung ano niya, alcohol niya. Ganun eh. Carlsberg Elephant. Sabi ko nga, main event is si La Trappe sa ito. So, let's try it. Wow. Ah,
Malti-taste niya andun, no? Andun yung malti-taste niya with for some reason may smell siya ng anong caramel, pero yung malti-taste niya na kick niya agad is bitterness, then bam, yung alcohol niya matindi, maano, ramdam mo. Well, 7.2 na yun. Like I said, it's 7.2. I don't know, makikita niya dyan. 7.2. Ang hirap ipagkumparahin eh. Tignan mo na natin. Makakadalawa pa lang tayo. Pag yung trip mo talaga, come on, man, ano tayo? Talagang solve-solve tayo. Tipong solve-solve tayo ngayong gabi. Walang ano, walang teka-teka muna, magano'n. Walang kasi gano'n. Ano yun? Ito yung mga tipong mga pang, ano, pang gano'n. Yung bahala na, sige. Fire. Six-pack type 12. Ano? Dalawang six-pack pa. Ito yun. Ito yung may, ano, talagang pag sa talagang paano ko ba siya i-ano? Binigyan ko ng 9.5 si Letra. Bibigyan ko rin ng 9.5 to si ano, si Carlsberg. Kasi ano to eh, yung kumbaga, sabi mo eh, yun nga yung different ano eh, different ways of drinking, ano? Ang maalang beer, gusto mo si gusto mo si yung beer lang, si ano ka, kay Corona ka, wagi kong ganyan. Hindi lahat yan, pare-pareho, magkakaiba yan. Kaya ang alcohol levels nila iba. Pero ito, sabi ko, itong dalawa, itong undercard natin, is okay naman siya. No? At kalimutan mo na natin yan. Dito tayo kay main event. Kung gusto mo ito na inuman na with tropa na okay naman, yung tipong kwentong buhay tapos may tama. Ito yun, man. Trappist, exciting, yung pati yung panlasa niya. Pero pag yung tipong seryoso ka na, naman, gusto kong ano, get wasted tayo this, ano, this night, no? Yung tipong enjoy natin yung ano natin. Di ba? Yung tipong wala kang intindihin na ano eh. Ay, uwi pa ako, man. Mga ganyan, mga walang ganun. Ito yung beer na para sa inyo, man. Ha? Gusto niyong bangingin na, ano, na bahala niya bukas, ano? Tulog ka dyan sa sahig, o ano? Ito yun. Recommend ako sa inyo to. Ha? Malupit. Kasi tingnan mo ha. Talagang yung panglasa niya. Try it again. Like ano ha. Katulad ng trap habang tumatagal. Ngayon mamodify yung anong panglasa niya. Bilhin nyo agad to. Inom ang kayo ng tropa nyo. Hindi kayo magsisisi. Carlsberg Elephant. Man. Oh, highly recommended and I definitely will drink this beer again. Isa sa mga ano, line up na no na I will bring pag ako na imbitahan sa mga ano, sa mga ano mga party na ano with the drink on the side no. Anyway, tapusin natin. Oh, really good beer. Okay, so ganun na lang ano. Hanggang sa muli. So again, try nyo itong beers na to kung hindi nyo pa nasusubukan and I upset din nyo. Okay. These two is okay. Ingat lang tayo. No? Stay safe. Stay positive. And pray na maging safe. Maging okay naman tayo. So, until the next vlog. No? Thank you. Thank you for watching. Especially kung bago ka lang dito. So, I hope na gusto mo and just comment and hopefully magustuhan nyo and subscribe to my channel. So again, that's it for you today and I'll see you again next my next vlog. So
Ingat and God bless, and see you on my next vlog. Bye bye. Thank you.